Magandang hapon, Xavier! Ako nga pala, si Lawrence Sertona, ang inyong Grade 11 Batch Representative. Binabati ko kayong lahat sa ating kauna-unahang General Assembly sa taong ito. Ngayong buwan ng Agosto, ipinagdiriwang natin ang buwan ng wika at kultura. Alam ko na lahat kayo ay nasasabik sa mga gawaing inihanda ng kagawaran ng Filipino sa buwang ito. Buong puso nating salubungin ang buwan na ito na may diwa ng pagmamalaki, pagkakaisa, pagsasama-sama at pagmamahal sa ating wika at kultura. Dahil ito ang pinakaunang General Assembly sa taong ito, makikita ninyo ang unang In The Zone, SC Minute at iba pang anunsyo mula sa iba't ibang kagawaran at samahan. Bilang pagbubukas ng buwan ng wika, hinihiling kong bigkasin natin ang panatang makabayan at awitin natin ang grupang hinirang ng may lupos na paninindigan. Siguraduhin din natin lahat na kantahin ang Lucian Books ng may buong guwahati at nangal. Ngayon, simulan na natin ang General Assembly. Humanap ng komportabling posisyon. Kalmahin ang isip at katawan. Huminga ng malalim. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hilingin ang presensya ng Diyos sa iyong paligid at kalooban. Damhin ang kanyang presensya at manatili rito. Hilingin na ipakita ang mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ngayon ng Diyos. Malalaking biyaya tulad ng buhay, kaligtasan, pag-ibig, o maliliit na biyaya, mahimbing na tulog, pangungumusta ng kaibigan, pagkain sa hapag. Pasalamatan ng Diyos sa bawat biyayang ito. Hilingin sa Diyos na yakapin ka ng kanyang maawaing pag-ibig. Hayaan mong gabayan at matubayan ka ng Diyos sa pagdarasal imbis na mag-alala lamang sa iyong sarili o magmukmok sa iyong mga problema. Balikan ang bawat oras ng iyong araw. Buhayin sa iyong isip ang bawat makabuluhang panahon. Manatili sa mahalagang bahagi ng iyong araw at mabilis na daanan ang mga di gaanong mahalaga. Huminto panandali sa mga mahihirap na pangyayari sa iyong araw. Pansinin ang mga pagkakataon kung kailan nakagawa ka sana ng mabuti, ngunit pinili mong hindi ito gawin. Kung merong mga pagkakataon na kumilos ka ng hindi naaayon sa tawag sa iyo ng Diyos, hingin ang kanyang kapatawaran. Damhin ang pagbuhos sa iyo ng kanyang mapaghilom na awa.
hilingin mo sa Diyos ang paraan kung paano Kanya nais tumugon o kung ano ang nais niyang gawin mo bukas. Hilingin mong maipakita sa iyo kung ano ang natatanging tawag ng Diyos para sa iyong sarili bukas. Manindigang mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at hingin ang Kanyang tulong. Sa pagtatapos, sabihin sa Diyos ang iyong mga saloobin. Pakinggan ang Kanyang tugon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you.
Bayang magiliw, peres ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pa sisiir, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pagbay di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi, kinukupkup ako at tinutulungan maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap at pagsisikap sa bansang Pilipinas. Sa dilim
Puso niya na ang tatama. Di na pala para iangat ang bandera. Para nasa puso niya na ang tatama. Bang! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Ginoong Soriano mula sa Kagawaran ng Filipino sa Junior High School. Ako naman si Binibining sa Twito mula sa Kagawaran ng Filipino sa Senior High. At malugod namin kayong inaanyayahan sa pagdiriwang ng buwan ng wika 2021 sa ating paaralan. Tama ka riyan, Binibining sa Twito. Ako man na bagong guro at bahagi ng komunidad ng Xavier ay excited na sa mga inihandang gawain ng ating kagawaran. Pero teka, ano nga ba ang tema ng pagdiriwang para sa taong ito? Magandang tanong yan, partner. Ang tema para sa taong ito ay Filipino lang sa kalam, kultura ng pagbangon, wika ng pagsulong. Ito ay batay sa opisyal na tema ng pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong taon sa buong bansa na Filipino at mga katutubong wika sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Pamilyar sa akin ang salitang sakalam. Pero para sa kaalaman ng ating mga manonood, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bago kita sagutin sa tanong mo, partner, naalala mo pa ba ang iba't ibang mga katangian ng wika? Dalawa sa pinakamahalagang katangian nito ay ang pagiging buhay at dinamiko. Sa mga nakaraang pagdiriwang natin ng buwan at wika ng kultura sa ating paaralan, binibigyan din natin ang pagkilala sa ilan sa mga tinatawag nating salita ng taon. Katulad na lamang ng halabira noong 2019 at ng salitang padayon nito lamang nakaraang taon. Ah, kaya ba sakalam ang napili nating salita ay dahil sa madalas nating naririnig ang ekspresyon o pahayag na ito sa kabataan? Lalo pa kung ang binibigyang diin nila ay mga tao, bagay, pangyayari o gawain na talaga namang pangmalakasan. Tumpak ka, partner! Naniniwala ang ating kagawaran na angkop na angkop ang pahayag na ito sa kasalukuyang konteksto at kalagayan sa ating bansa. Gayun na rin sa ating pinagdadaan ng online distance learning o EXEL 2.0 sa ating paaralan. Naniniwala kasi tayong kinakatawa ng pahayag na ito ang pagiging malakas at matatag nating mga Pilipino, lalo na sa panahon ng pandemya. Patunay lamang din ito na malikhain talaga tayong mga Pilipino. Isipin mo, partner, mula sa mga salitang lodi, petmalu, werpa, ngayon ay mayroon tayong salitang sakalam. Patunay ito ng evolusyon at patuloy na pag-unlad ng ating wika sa pagdaan ng panahon. Tama ka! Naniniwala rin ako na malaki ang kontribusyon ng kabataan, lalo na sa iba't ibang platforms o social media, kung saan buhay na buhay ang pakikipagkomunikasyon ng bawat isa, magkakalayo man tayo. Kaya naman, kaugnay nito, marami tayong inihandang mga gawain para sa mga mag-aaral at guro ng junior at senior high. Para sa mga gawain ng junior high school sa pagdiriwang ng buwan ng wika, unang-una na sa listahan ang TikTokultura na magaganap mula Agosto 10 hanggang Agosto 24. Ito ay para sa mga mag-aaral na mahilig mag-post o manood ng challenging videos sa Instagram or TikTok, kung saan gagawin din nila ang iba't ibang pagsubok o challenge at pampilitip dila o yung tinatawag nating tongue twisters sa Filipino. Mayroon din namang dance challenge para sa mga mahihilig umindak at gumiling. Ito ay isa sa gawa sa Zoom.
isa pang kaabang-abang na gawain ay ang Panalo Filipino Quiz Bee na isasagawa sa isa sa mga mentoring sessions. Ito ay kapanapanabik dahil labanan ito ng mga mentoring groups sa klase. Sa puntong ito, magkakaalaman na kung sino ang pinakamahusay na mentoring group lalo na sa mga usapin ng kultura ng mga Pilipino. Masayang sabayan ang laro ng kainan o ang salo-salo ng mga pagkaing Pilipino. Grabe! Talaga naman palang makabuluhan ng mga gawain sa junior high. Pero syempre, marami rin mga kapanapanabik at hashtag sakalam ng mga gawain sa senior high para sa espesyal na buwan na ito. Simulan natin sa kaabang-abang na Salamyaan Online 2021. Isang panayam kasama at kaisa ang mga Hiswita na espesyal na inihanda para sa mga mag-aaral ng Standard at IB sa Grade 11 at 12. Ang panayam na ito ay ang pinakamagandang pagkakataon upang makapiling ang ilang mga paring Hiswita tungkol sa papel na ginagampanan ng mga senior high school sa panahon ng pandemya at sa nalalapit na pambansang halalan. Kaugnay nito, sapagkat naniniwala tayo na mahalagang maging malay at bukas ang pag-iisip ng bawat mag-aaral at kaguruan hinggil sa tama, matalino at mapanuring pagboto, inihahandog ng kagawaran ng Pilipino sa senior high ang ilang mga dulang kapanapanabik panoorin. Ito ang mga dulang Game of Trolls para sa Grade 11 at ang sistema ni Profesor Tuko para naman sa Grade 12. Ang bawat isa ay makapanonood dito online at dahil tayo ay hashtag sakalam, ito ay libre para sa lahat. Nabasa, binabasa o babasahin mo pa lamang ba ang Noli at El Fili ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal? Ikaw ba ay nag-aalinlangan? Huwag mag-alala. Katuwang ang ating high school LRC, inilulunsad natin ang ating book review video showcase. Halina't panoorin sa ilang mga piling araw sa buwan ng Agosto ang mga book review video na inihanda ng ilang mga mag-aaral mula sa grade 11 sa pagbasa ng nobelang Noli Metangel. Ito ay makikita sa ating High School LRC Schoology course page at Facebook page. Halina't pagbasa at bagong kaalaman ay tuklasin na! Isa pang kaabang-abang na gawain ay ang muling pagbabalik ng Family Feud, Exile 2.0 Edition. Noong taong 2017, nang unang gawin ito sa senior high school at ngayong taon, marapat lamang na ibalik ang saya at tuwa sa bawat klase kasama ang kanilang mga mentors at class advisors sa gawain ito. Magkakaroon ng tagisan ng husay ang bawat klase sa pagsagot sa iba't ibang konseptong may kaugnayan sa kasaysayan, wika at kultura ng bansa. Kaabang-abang na premyo ang naghihintay sa mga magwawaging pangkat. Hashtag sakalam talaga ang paghahandang ginawa ng kagawaran para sa taong ito. Ito ay sapagkat nais nating ilapit sa bawat isa lalo na sa ating mga mag-aaral na espesyal at makabuluhan ang pagdiriwang ng buwan ng wika at kultura. Pero alam mo ba partner na bukod sa mga binanggit ko, mayroon pang isang kapanapanabik na gawain. Tama ba? Tama ka partner! Mayroon din tayong pagdiriwang ng banal na misa sa kapistahan ni San Alberto Hurtado sa Agosto 20. At ang huli at pinaka-espesyal sa lahat ay ang virtual concert na Sakalam, Gabi ng Mga Sining, Online Concert with a Cause, na gaganapin sa 27 ng Agosto. Nilalayo ng gawain na ito na mas mapatibay ang pagpapahalaga sa sining at kultura nating mga Pilipino. At dahil ito ay concert, dapat lamang naabangan ang pagtatanghal o performances ng ating homegrown artists at ilang sorpresang panauhin. Ang proceeds ng gawain ito ay mapupunta sa community pantry ng paaralan, partikular na sa iba pang kasapi ng ating komunidad gaya ng mga gwardiya at riders. Ito rin ang magsisilbing kulminasyon ng pagdiriwang ng buwan ng wika at kultura. Sabi nga, malayo man tayo sa isa't isa dahil sa pandemya, magiging malapit naman tayo sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain ito. At yan ang patunay na sakalam tayong mga Pilipino, sakalam ang ating komunidad sa Xavier. Kaya nga pakiramdam ko na hindi talaga ako nagkamali na sumali at maging bahagi ng komunidad na ito, kung saan pinahahalagahan ang kultura at wikang Pilipino.
Kaya naman, inaanyayahan natin ang lahat na sumali at makilahok sa iba't ibang mga gawain na inihanda ng kagawaran ng Pilipino para sa taong ito. Muli, ako si Ginoong Soriano. At ako naman si Binibining Satwito na nagpapaalala sa ating lahat na Pilipino lang sa kalam, kultura ng pagbangon, wika ng pagsulong. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat. Do not expect me to entirely clean as a pristine clean bureaucracy. Lahat naman ng Pilipino gusto ng pagbabago, pero walang Pilipino na may gusto na magkalat ang patay sa kalsada. The Philippines recorded 4,578 new COVID-19 cases. Hanggang kaninang umaga, nakatambak pa rin ang gabundok na maputing buhangin ito. Philippine President Rodrigo Duterte has signed an anti-terrorism bill into law. At ilan pang police officers dahil sa birthday party nito. 287 Chinese vessels are still in Philippine waters. Galaw mo yung kamay mo, galaw mo. I now ask everyone, and I mean everyone, to join me as we embark on this crusade for a better and brighter tomorrow. Pumawit mag-isa ang kasabay lumang gitara, parang walang saysay ang kilos ko sa mundo, pero ang kinabukas pagmasdan ang pangyayari. Gumarat, gumalaw, lamang sa init ng damdamin, sabay-sabay ng sumigaw. Kibas ka pataan, oras natin to makialam, makijama, kilahok. Kibas ka pataan, buhay natin to. Hoy! Nico! We're on already! Oh, hey, dude. I see you there. I was too busy watching Gala Santa Tecumpo, Be in the Zone. Aw, man. You should pay more attention in class rather than those NBA games. Enough with the NBA. We have a hosting job to do. Huh? Host for what? Here's a clue. What did you just say about Giannis? Ah, get. I see. So we are going to be hosting this year's first ever In the Zone. What's good, Xavier? I'm Nico Tan, your host for this year's first ever In The Zone. And I'm Dean Espinar, co-hosting for In The Zone as well. Can you believe it, Dean? It's been more than a year since COVID-19 happened. Yeah, man. It's been so long already. But despite all these obstacles, there were still a lot of students who were able to let their light shine through their achievements. Like what, Dean? Didn't we all just chill during the summer? You're kidding, right? All I did was eat, sleep, and watch NBA. Maybe you and I did, but surely doesn't apply to everyone. Many people like you and I believe that summer is a time for improvement and self-development. But despite the challenging roadblocks we had faced last year, the motivation of many Xavierian students did not falter one bit. They continued to train and compete during the supposed vacation time in order to bring pride and glory to our school. The very first example of this are Xavier debate team. Oh yeah, right. First up, here are the awards given out to the Idea 2 and Asian Youth British Parliamentary Competition. Xander C and Matthew T of 12B were pre-quarter finalists in the Idea 2. Both of them were also part of the high school finalists in the Asian Youth British Parliamentary. Aside from this, the Xavier debate team also competed in the Philippine Schools Debating Championship. We would like to congratulate the following people: Matthew T, Sean Tan,
Alan Oy from 12B as octa-finalists. Lastly, Tyrone Serapio of 10A as an octa-finalist. That was all of the debate team members who competed over the summer. But for sure, we're going to be seeing more as you continue throughout the year. With that, we wish the following students good luck. Alan Oy, Sandy C, and Sean Tan of 12B will be competing in the Asian Schools Debating Championship. Tyrone Serapio and Nacho Gan of 10A, and lastly, Jack Lim of 9B, who is scheduled to participate in the National Asian High School Debating Championship. Wow! I'm getting inspired by all the hard work our debaters have been putting in. Aren't you, Dean? Of course! I am truly inspired. As a matter of fact, I think that we should all use the inspiration as a starting point to exert more effort and show matches throughout the whole year so we can be like the debate team. Not only did our fellow Xavierans excel in debating, but many of them also bagged awards in mathematics. Isn't that right, Dean? You're spot on, Nico. But before we announce the names of those who have won awards, would you care to tell us about the competition that they just participated in? Oh yeah, Dean. I almost forgot to mention. The Math League is an annual mathematics competition that provides avenues for students from different schools to be able to showcase their competence in mathematics. The purpose of the competition is to provide students an enriching opportunity to participate in an academically oriented activity and to let students gain recognition for mathematical achievement. Wow, Nico! That was pretty interesting. Maybe in the future, I will be able to participate in Math League competition. Haha, me too. But enough about us. We are proud to announce our fellow Xavierans who have gotten recognition from this tournament. In the International Regions Mathematics League held last June 6, 2021, Josh Kua of 12A, his team got second place out of 34 teams in the Philippines. They also ended up placing 10th in the world rankings. In the Math League Middle School World Championship held last June 27, 2021, Chase Wong of 8G placed 3rd in the grade 7 category. Jacob Tan of 9B placed 3rd in the grade 8 category. And Marcus Castro of 9C placed 8th in the grade 8 category as well. On behalf of the Xavier community, we would like to congratulate Josh, Jace, Jacob, and Marcus on their achievements and continue to let your light shine. Let us all give them a virtual round of applause. Wait, do you and I hear? I think there will be a battle happening. What do you mean by battle? Huh? I think there's a brand new activity in store for this school year. Oh, now I remember. The Blue and Gold Committee is introducing a new program for everyone. What program are you talking about? Oh, you know, the one we call Xavierian Batch Cup. Oh yeah, Nico! Now I remember. In this program, we will be having a batch competition with scores being tallied per batch spanning all throughout the school year. So stay tuned for the other upcoming activities we have for you guys throughout the year. For now, all we can say is to stay tuned for further events that will tie into our Ignatian Spirit Week as well as our other projects coming real soon. I hope that we see each and every one of you Xavierans striving for points as you work hard with your fellow batchmates throughout the year. Oh wow, naman Nico! It seems like the Blue and Gold Committee really has some good things prepared for us this school year. I can't wait to participate in these events and activities. That was exactly what I was thinking, Dean. Although, I really hope our batch wins. After all, we are seniors. Well, we'll see about that. But for now, I think that wraps our program. Once again, I'm Nico Tan. And I'm Dean Espinar. And don't forget to stay in the zone. Calderón, el bandolero. Aunque digan que...
hago lo que se diga de mi gana. Y Alandrón y yo somos socios de la avenida. Beautiful afternoon, Xavier. I am Miggy Pascual, your student council president. To start off, I hope all of us are doing well so far in our second year of Excel. After more than a month since the start of our classes, I'm sure that all of us already have a ton of assessments and requirements. I know it's tiring and all, but I'm just here to say that we got this, guys. Even in subjects like math, which, to be honest, I'm struggling in, like, 50% of the time in class, I'm just like, you're right. Don't get it. On the bright side, there are a lot of things to be grateful for and to look forward to. For instance, the new Friday schedule. Hallelujah. I'm certain that many of us have enjoyed those formation Fridays where there are no subjects, just mentoring and club. But of course, if you're IB like me, then technically we still have subjects on that day, so... Apart from the Friday schedule, I'm sure that many of us have already made a lot of memories with our friends and our teachers, be it through fun classes, calling on Discord, playing video games, or watching movies like Space Jam: A New Legacy, which, in my opinion, it was pretty okay, I guess. I mean, yeah, they made a lot of fun Easter eggs, so I guess that was cool. Flashback. Wait, zoom in, zoom in, zoom in! Did Space Jam actually... It's Amogus. End of flashback. But of course, we still have the rest of the school year to make even more memories. Speaking of which, the student council has been brewing up a lot of things for us to look forward to. For one, we have officially relaunched Hoopy the Stallion for this school year. In case you weren't able to catch our previous posts, you could always check out your emails or the SEEB Facebook page and stay tuned for our upcoming posts. Apart from that, the grade 7 and grade 11 batches recently had their Welcome Siete interaction last July 23, entitled Adventure Quests. Being one of the facilitators of the event, I can definitely say that the interaction was a fun adventure. Oh yeah, special shout out to the 7H and 11H students in my group. Lastly, I would like to briefly discuss our council's upcoming initiative entitled Kilos Kabataan, Kaya Natin To. This initiative in particular is centered on voters education and registration, especially with the upcoming 2022 national elections. Throughout the whole school year, we hope to promote the idea of engaged citizenship and inspire all of you to participate in our country's nation building. For the months of August to September in particular, our focus is really going to be on voters registration. So to those who are going to be 18 years old by May 9, 2022, please register to vote. Before I end, I would like to leave you all with a quote from the Demon Slayer movie. And it's actually also the tagline of last week's Ignatian Spirit Week entitled Encender. That quote is, "Set your heart ablaze." As we move forward with the rest of the school year, I invite you all to do such. And what I mean by this is to be passionate in whatever fields you guys are best at. In doing so, I also challenge you all to exemplify magis as we maximize our gifts not only for ourselves, but for others as well. Thus, let us continue to find ways to be compassionate towards the people around us, to be men for others. The reality is that you all are capable of so much. Even the smallest acts of kindness can create ripples of change. And as I've stated already in my last speech, I know that we can make a significant impact not only in our school, but on our country as we work towards creating the nation that we want for our Filipino community. And with that, this is Miggy Pascual, your Student Council President. Luchet Lux, stay safe, and of course, stay guarded! But before I go, I actually have a little surprise for you all. It's something that we are all very familiar with, but at the same time, it's something very fresh. Just give me like mga 10 seconds, I'll be back.
please welcome Blackpink in your area. Guys, I'm Paul Emmanuel, and welcome to our first episode for SC Minute! It's a historic week for all Filipinos everywhere because we finally, finally got our first gold medal in the Olympics! Finally! Hi, Dylan Diaz! Happened to me, one wash clean, salabada for just 750. And of course, we have to congratulate who got us the award in the first place, Miss Heidelin Diaz, who lifted a whopping 127 kilograms just to get us the gold medal. Damn! Like, I don't know if you guys understand how heavy that is. I can only lift about one-fifth of what she can. Oh. We have so many athletes that are doing super, super well in the Olympics. We have Nesty Petesho, EJ Obiena, Carlo Paalam, and Yumir Marshall. Did you guys see Yumir's knockout punch? It was the best moment. Let me show you guys this clip. Oh! He's floored! I think it's done! Can you guys imagine if someone like me competed in the Olympics? I wonder how that would turn out. Where did these come from? Everyone, before we continue, I just want to say happy month, Suri! Why are you running? Why are you running? Wait lang, it's too heavy. Guys, it's officially been more than a month since we've started this new school year. And as promised, here's a compilation of everybody who joined our back to school challenges. Check it out. Staying healthy so I can stay woke for all the challenges ahead this school year. I'm going to be pouring ice cold water in myself so that I could stay refreshed and relaxed during the summer. Sheesh! I'm eating a spoon of hot sauce so I can look hot in virtual prom. Wow. I'm pouring ice cold water in myself. Refreshed and hyped for this school year. I am doing this challenge to continue to do well this school year. Let me show you how us seniors will do it. Oh, it's so cold! Oh. Have you all heard about the billionaire space race? Basically, there are these billionaires who are spending millions of dollars to be able to go up to space. I'm sure everybody here has heard about Jeff Bezos, right? One of the richest people in the world, he just went up to space. Can you imagine all the weird stuff he could have seen? Like aliens and whatnot? Let's actually try to imagine it. Job on this flight team. Thank God for free shipping. Mr. Bezos, can we take a selfie? Alright, sure, bro. Say YOLO, YOLO. Why is the Wi-Fi not working? It's all PLDT. Actually, it always has been. Everyone, welcome to our newest segment for SC Minute that we're calling Level Up! Every month, I'm going to give you guys some advice to improve your ACADS, your personal life, and your love life. Whether it exists or not.
This month, I'm gonna let you guys in on a website called lifeapp.io. It's a super useful website for studying. They've got a Pomodoro timer, which is helpful so that you don't get burned out. So while studying, you can have the views of nature, different weather backgrounds. You can even study with different celebrities. Like, look at this, it's BTS. Or look at this, it's Olivia Rodrigo. Or look at this. Is that a panda? It's a panda, yo! You're such a wholesome barker. That concludes our first episode for SC Minute. I hope you all enjoyed watching this because I had a super fun time recording it. And remember, everybody, this was your host, Paolo Magno. Stay foolish and stay hungry. Alright, I'll see you guys next month. Bye bye, mic drop. I don't want to break this. Bye bye. Good afternoon, dear students, faculty, and staff. Today, we begin the month of August, and it has been a month and a half since we started Excel 2.0. And so far, so good. We have received generally very positive feedback from both the students and the teachers, and we're happy to know that we seem to be adjusting very well or doing better on the second year of virtual learning. However, please do expect that as the weeks progress, you will have more assessments and tasks to accomplish. And therefore, there may be times when you will feel exhausted, demotivated, or drained, especially when we realize that we are still in the worst of times, the pandemic is still ongoing, new variants continue to arise, and the world continues tremendously to change while people continue to suffer. It really can be very, very frustrating. So what I want to say this afternoon is that when things get tough, and for sure they will, we can always rely on technology. But when I say technology, I'm not talking about the iPad or the apps. I'm talking about our personal technologies, our toolkit of inner resources, our character apps such as resilience, perseverance, faith, and even sense of humor. We can actually get much inspiration from Heidi Lynn Diaz, who drew much of her strength physically, emotionally, and psychologically from her experiences of difficulties and deep faith in order for her to succeed. Saint Ignatius, as his cannonball experience has taught us, was sustained by his sense of purpose, his spirituality, and inner strength. These two examples show us and tell us that process, our journey, is just as important as our destination or the outcome. And oftentimes, we don't really need a lot of flashy tools or rocket science to be able to thrive or excel in our school or in our lives. While we rely on physical technology and computer programs during online learning, let us not forget that it is our own toolbox of values and mindsets that will sustain us or help us get through the most difficult of times. So, dear students, let us always remember to do our very best in our academics, but let us also remember alongside to build our muscles of curiosity, openness, endurance, grit, and empathy, as these are the key to becoming the best versions of ourselves so we can strive to reach for our goals and use our gifts to help others. Remember that we are learning not for ourselves alone, but we are learning for others, to help others and help the world become a more sustainable, peaceful place for everyone. So with that, I'd just like to wish everyone again a great week ahead and a great month ahead. Good afternoon.
Save your school, our pride and glory. To you we pledge our loyalty. Day after day, year after year, you've taught us to hold these things most dear. Strength and purity of soul, mind and body, self-sacrifice, the spirit of charity. Gratefully we sing your name to the sky as we hold your torch on high. Look, Xiad, look. Keep the light in your hearts always. Look, Xiad, look. Make it grow brighter with each day. Walk without fear along life's dark and stony road. Give a helping hand to lighten someone's load. Make your light brightly shine till the journey's end. Look, Xiad, look, Xiad, look.